Rendel Tagalog Love Stories presents. Maaga pa lang ay binuksan na ni Celine ang kanyang tindahan. Kahit sobrang ubos na siya, lantang-lanta na ay kailangan niya pa rin kumita ng pera. Pero mukhang pagsisisihan niya ata ang araw na yon. Hindi niya naman kasi maisip na ganito pala ang mangyayari sa kanya. Isinulat niya sa papel ang pangalan ng kanyang unang customer. For here to go, ma'am. Napansin niyang napasimangot ang babae matapos niya magsalita. For here, Celine. Huwag mo akong tawaging ma'am. Pakiramdam ko, sobrang tanda ako na. Sobrang formal mo rin sa akin ngayon. Magkaibigan naman tayo, matagal na. Ana na lang. Ayos na yun. Napakamot ng batok si Celine at awkward na tumawa. Pasensya na po kayo. Hindi naman po kayo matanda para sa akin. 55 po kayo, hindi ba? Bata pa po yun. Dalagang dalaga pa. Sadyang, nasanay lang ako noon na tawagan kayo sa ganoong paraan nung hindi pa po tayo nagkakasundo. Ano po ba ang sa inyo ngayong araw? Talagang hindi sila magkasundo ng babae noon. Sobrang attitude ito sa kanya noon. Siya naman ay hindi rin nagpapatalo. Kahit na ba mas mataas ang estado nito sa buhay, ay talagang hindi siya papayag na bastos-bastosin na lang siya ng kung sino. Ibinigay niya ang menu sa babae. Nang maabot niya yon, ay itinutok niya ang mata sa labas. May naaahinag kasi siyang mga lalaki na mukhang mayayaman. Ang mga ayos kasi nito ay parang gugustuhin mong singutin buong araw. Mga nakasandal pa ito sa sari-sariling kotse, halata naman na sa kanila. Base rin sa mga pagkakapareho nito, ay tingin niya ay magkakapatid ang mga ito o baka mag-aama. Tumingin sa direksyon niya ang isa at alam niyang nakatitig ito sa kanya ngayon. Dahil ramdam na ramdam niya ang bigat ng titig nito. Hindi na kasi niya maaninag masyado dahil may kalabuan na rin ang paningin niya. Celine, asan ka nakatingin? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Naalis ang atensyon niya roon nang magsalita ang babae. Napatitig siya sa ginang at parang napansin na medyo kahawig nito ang isa sa mga lalaking nakita niya sa labas. Iwinaksin niya na lang iyon sa isipan at inignora na lang. Malamang, may anak na ito. Sa ganda ng ginang, hindi siya magtataka kung may anak na ito. Halos lahat yata ng kaedaran nito, nakapanahunan nito ay naakit na sa ganda ng babae. Wala po ma'am, medyo lutang lang po talaga. Ano po ulit yun? Itong matcha with pearls. Pwede pa kidagdagan ng maraming milk? Large ha? Padagdag na lang ng mga ad fees sa mga pinadagdagan kong ingredients. That's my order. Yun lang iha. Kinuha niya ang menu at tinake down lahat ng sinabi ng babae. Okay, Ma'am Anna. Tawagin ko na lang po kayo sa counter kapag handa na po ang order niyo. Okay. Kahit gano'n pa yan katagal, ayos lang. Sabi ng ginang at nagtipa ito sa mamahaling cellphone. Pagod man, ngunit ngumiti pa rin si Celine sa unang customer ng kanyang milk tea shop ngayong araw. Halos, kakabukas niya pa lang ng tindahan niya pero may pumasok agad. Lagi namang ganito sa tindahan niya. Sanay na siya. Banat na banat siya at magiliw niyang kinakausap ang mga ito pero iba ngayon. Parang gusto niya na lang matulog nang maghapon pagkatapos niyang pagsilbihan ng unang customer na ito. Pero syempre, bawal. At saka, hindi na rin naman kung sino lang ang customer niya. Isa itong businesswoman na mabait sa kanya. Hindi niya nga lang alam ang estado nito sa buhay, pero alam niyang mayaman ito. Noong una ay hindi talaga sila magkasundo. Pinapaulit nito noon ang gusto nitong timpla ng kape. Binabayaran naman siya, ngunit ang pasensya niya nauubos. Buti na lang, matapos ang ganoong senaryo, ay nanghingi ito ng pasensya sa kanya. Gawan ko na rin po kayo ng cookies, ma'am. Thank you, anak. Mukha kang may sakit. Namumutla ka kasi at ang lalim ng mata mo. Sigurado ka ba na kaya mo magtrabaho ngayong maghapon? Bigla ay puna ng babae. Mula sa counter, ay tinignan niya ang babae at tumango na lang. Stress lang po siguro sa trabaho. Marami ring problema sa bahay kaya ganito rin po. Mamaya rin siguro ay magsasara na ako. May kailangan pa po kasi akong asikasuhin.
Pakiramdam ko nga ay lalagnatin na ako. Naku, magpagaling ka anak. Kailangan mo yung lakas mo. Kung may mabigat kang gagawin ay ipagpaliban mo muna para hindi ka mabinat. Mahirap magkasakit sa ngayon ang mahal ng mga gamot. Ngumiti lang siya sa babae at nagpasalamat. Pumalakpak naman ito. Hay nako, parang gusto ko na tuloy na tawagin mo akong Mama Ana. Magkatugma naman eh. Wala namang masama ano. Para na rin naman kitang anak. Natatawa, ngunit napailing na lang siya. Masyado na siyang nahihiya kapag ganoon ang tawag niya sa ginang, eh hindi niya naman ito mama. Hindi rin siya sanay na magsabi nun dahil maaga silang naulila. May asawa ka na ba si Lynn? Boyfriend? Kaharutan? Muntik na niyang mabitawan ng cup na hawak, ngunit mas binirmi niya iyon sa kanyang kamay. Nilagyan niya ng yelo ang baso at tinanggal lang nasamang tubig doon. Umiling pa rin siya, kahit na hindi iyon nakikita ng babae. Wala ho eh. Wala pa po sa isip ko yon. Baka nga po hindi na lang dahil ayoko pong iwan ng mga kapatid ko. Gusto ko pa po silang makasama kesa magkaroon ako ng sariling pamilya. Totoo naman, wala sa isip niya ang pag-aasawa. Dahil bukod sa maaagaw lang nito ang atensyon niya sa mga kapatid, ayaw niyang bumukod na hindi kasama ang dalawa niyang kapatid na babae. Oo, babae ang mga ito. Mga mas bata pa sa kanya. Mas gusto niyang gabayan ito kaysa hayaan ito sa mga buhay. Hindi niya rin naman kailangan ng lalaki sa buhay niya. Kayang-kaya niyang buhayin ang sarili niya. Ganyan din ang mga anak ko. Ayaw na ayaw pang mag-asawa eh nasa 30 na silang magkakapatid. Gusto ko na magkaapo. Gustong gusto na talaga. Teka, 30 ka na hindi ba? Opo, kata-30 lang po nung makalawa. Magka-birthday kayo ng panganay ko. Naging interesante siya. Talaga po? October 6 din siya? Yes. Pwede na? Bulong pa ng ginang. What if ireto kita sa anak ko, iha? Payag ka ba? Kaso, baka matakot lang ang anak ko sa'yo. Medyo may pagka-amasona pa naman kagaya ko. Lalo na kapag nasa mood ka. Hindi na lang siya nagsalita. Natutuwa siya kapag ganoon ang iniisip sa kanya. Ibig sabihin lang nun ay hindi siya easy to get. Gusto niya yun. Yung tipong nahihiya pa ang lalaki bago mag-approach sa kanya. Inihanda niya na lang ang lahat ng gusto nito at kinalkula rin kung magkano ang lahat ng kailangan nitong bayaran. Nang matapos ang lahat at nakaalis na rin ito, ay nakapag-desisyon siyang magligpit. Nakita niya na sumakay pa ito sa isang kotse at kumaway bago umalis. Kotse iyon ng isa sa mga lalaki, kaya roon niya na pagtanto at nakumpirma na baka ay mga anak ito ng babae. Bye anak, magpahinga ka na ha. Kumaway na lang din siya pabalik. Bye Ma'am Ana, hanggang sa muli po. Matapos noon ay kahit hinang-hina ay nagsimula na siyang magligpit. Sayang ang kita, pero mas magsisisi siya kung hindi siya makakapagpahinga. Kawawa naman siya, kung pati siya ay bibigay na. Kailangan niyang maging malakas para sa mga kapatid niya. Lalo na ngayong may mabigat silang dinadala. Isasara na sana niya ang pinto ng shop, ngunit may humintong tao sa gilid niya. Sa laki ng bukas ay akala niya kung ano na. Hi, Celine. Celine, right? Ay, Diyos ko, anong ginagawa mo rito? Halos nagulantang siya. Napahawak siya sa dibdib sa kaba. Kakakapin niya ito kaya madali na siya magulat. Excuse me? Hinarap niya ang lalaki at sinamaan niya iyon ng tingin. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Mukhang gustong gusto naman ng lalaki ang ginagawa niya, kaya binigyan niya ito ng maasim na ekspresyon. Feeling niya, napakahangin ito. Sobrang sama na ng pakiramdam niya. Masasama pa yata dahil sa lalaking to. Mukhang may hatid na dilubyo ang lalaki sa araw niya. Tuluyan niyang inikot ang susi at nasara ang tindahan niya. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Kung nanakawan mo ako bukas na lang, kailangan ko pa ng pera sa ngayon. Balik ka bukas, bigyan kita ng piso. Pauna niyang sabi sa lalaki. Mamaya ay modus pala ito. At least kapag malayo na siya, makakatakbo siya. Kahit nagwapo ang lalaki, wala siyang pake.
Kung may masama itong balak ay talagang sisirain niya ang kagupuhan ng mukha nito. Huminga ng malalim ang lalaki at nagkamot sa batok. Hindi ako magnanakaw. Mas marami pa nga yata akong pera sa'yo. Halos umusok ang ilong niya nang ininsulto siya nito. Nang ma-realize niya na siya naman ang nangunang i-judge ang lalaki, ay mahina niya na lang na kinagat ang dila. Nilagay niya ang susi sa kanyang bag at ibinalik ang tingin sa lalaki. Ano ba ang totoong pakay mo? Bilis! Wala kang karapatang sayangin ang oras ko. May tanong lang ako. Dito ba palagi naglalagay si Mama? Ano ang pangalan niya? 55 ang edad at medyo may pagkakahawig sa akin. Matangkad sa'yo ng konti. Sopistikada ang itsura pero kwela. Nagtaka man ay tumangon siya. Oo, araw-araw siyang nandito. Noong nakaraan lang kami hindi nagkita dahil hindi ko pa binubuksan ang shop ko. Kanina lang ay galing siya rito. Ah, kumakain ba siya ng tsokolate? Habang patagal ng patagal ay nawiwirduhan siya sa lalaki pero sinagot niya pa rin ang mga tanong nito. Hindi raw siya mahilig sa chocolate. Laging matcha ang order niya. Yung ginagawa ko rin sa kanyang cookies ay walang chocolate dahil lagi kong inaalala na ayaw niya yun. Ah, allergic siya ron. Tumango ang lalaki sa kanya. Mukha itong relief sa narinig. Inextend nito ang kamay sa kanya. Siya naman ay tinaasan lang yun ng kilay. Ano yan? Alam niyang babarahin siya nito at hindi nga siya nagkamali ng hula. Kamay. Kamay ng gwapo. Umasim ang mukha niya at bumulong. San banda? Wala akong makita. Nabulag yata ako bigla. Anong sabi mo? Narinig ko yun. Gwapo ako. Sa lahat ng parte ng katawan ko, may kagwapuhan. Naririndi siya dahil parang bata ang lalaki kung magmakbol sa harap niya. Kamalasan, lumayo ka sa akin. Tumalikod na siya sa lalaki at nagsimulang maglakad. Pagod siya. Gusto niya nang mahiga sa malambot niyang kama dahil baka mabaliw siya kapag hindi pa siya nakapagpahinga ng maayos. Rinig niya ang sapatos ng lalaki sa likod niya. Kaya napakagat na lang siya sa labi. Alam niyang wala itong balak na masama sa kanya. Ngunit para ba itong virus na gustong gusto siyang lapitan kaya hindi niya na lang ito binigyan ng pansin? San ka pupunta? Sabi ni Mama mabait ka raw. Ang bastos mo naman? Nagpapakilala pa yung tao rito oh. Hintayin mo ako. Sumagot siya ngunit hindi siya huminto sa paglalakad. Hindi ko tinanggap dahil hindi ako interesado na makilala ka. Yun, hindi yun kabastusan. Ayaw ko lang talaga. Magkaiba yun. Edi sana nagpakilala ka na lang kahit first name lang. Bawal ba? Bawal. Pambabara niya sa lalaki. Inis na si Celine. Pero kahit papaano ay natutuwa siya sa pagsunod sa kanya ng lalaki. Naaaliw siya rito sa loob-loob niya. Ginusto naman ito na sumunod sa kanya. Kasalanan nito iyon kung nagmumukha itong aso. Ang sakit naman nun. Grabe ka naman sa akin, samantalang ako gusto kitang makilala. Ako nga pala si Cyrus. Cyrus, gwapo, Monterey. Pangalan ng anak ni Ana Monterey, Yusuki mo. Sa lahat ng magkakapatid, ako ang pinakagwapo at pinakamabait. Maniwala ka. Okay, nice. Maganda yung pagiging confident. Ipagpatuloy mo. Sagot niya na lang. Ganda ng pangalan mo ah. Liliko na sana siya nang biglang bumuhos ang ulan mula sa kalangitan. Malas yata talaga ang araw niya sa ngayon. Damang-dama niya. Mula kahapon hanggang ngayon ay minamalas na talaga siya. Inis na inis talaga siya sa mundo. Napatingin siya sa kalangitan. Maliwanag naman at may kaunting araw pa. Ngunit umuulan pa rin. Naghahanap siya ng masisilungan at tiningnang maigi ang daan, ngunit walang halos kabahayan sa nilalakaran nila. Puro maliliit at payat na puno lang ang nakikita niya. Countryside kasi, hindi na siya nagtaka. Wala ring ibang sasakyan, kaya wala siyang magagawa kung hindi tumakbo para mas mabilis siyang makauwi ng kanilang bahay. Umuulan na, huminto ka muna, saglit lang. Narinig pa niya na sabi ng lalaki, ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto niya nang umuwi. Wala na siyang oras pa para sa ibang bagay. Kung gusto ng lalaki ng maingay at walang kapayapaang araw, ay sana hindi na lang siya nito dinamay.
Sobrang bigat na ng araw niya. Ang dami na rin niyang isipin. Hindi na niya kailangan pang dagdagan pa. Pwisit naman, no? Bakit ngayon pa? Wala akong payong. Wala akong pantapal sa ulo. Pasimpleng bulong niya sa sarili. Chinek niya pa kung meron ba sa bag niya kahit raincoat man lang. Wala siyang choice kundi tumakbo at hayaan ang taong nasa likod niya na babasa. Hindi niya ito obligasyon, no? Bahala ito sa sariling buhay at kaligtasan. Tumatakbo na siya ngunit nang makailang segundo lang ay hindi niya naramdaman ang ulan na pumapatak sa kanya kanina. Tinignan niya ang dahilan nun. Sa taas ng kanyang ulo, may payong. May payong sa ulo niya? Paano nangyari yun? Napatingin siya sa may hawak nun at nakangiting mukha ng lalaki ang bumungad sa kanya. Ngiting-ngiti pa ito na akala mo ay nakaligtas ng buhay ng isang tao. Wala kang payong? Ako meron. Panis. Eddie, good for you. Masaya ako para sa'yo. Hindi ka na mababasa. Pwede ka nang umalis. Kayang-kaya ko na to. Umalis siya sa pwesto niya ngunit sumunod pa rin ang lalaki. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Kanina pa sinusubok ang pasensya niya at pagod na siya. Kailangan niya na ng pahinga. Pero paano siya magkakaroon ng kaunting kapayapaan kung may lalaking pilit siyang pinipeste? Ano ba talagang kailangan mo? Halos naisigaw niya yun sa pagmumukha ng lalaki. Nahulog ang payong sa daan dahil marahas niyang inalis ang kanyang ulo. Dalawa na tuloy silang nababasa sa bawat patak ng ulan na bumabagsak. Kung may makakakita sa kanila, malamang ay pagkakamalan silang sweet o romantic sa ilalim ng ulan. Pero ang layo sa pagkasweet at romantic ng nangyayari. Dahil ang nararamdaman niya sa lalaki ay pagkainis lang. Ha? Napapalatak siya. Kanina ka pasunod ng sunod. Tapos yun lang isasagot mo sa akin? Para kang bangaw kung makasunod sa akin. Wala ka namang napapala. Kaya ngayon, tinatanong kita kung ano ba talaga ang pakay mo. Hindi yung mukha tayong tanga dalawa rito na akala mo ay mag-asawang naghahabulan sa gitna ng ulan. Nakita niya ang paglikot ng mata ng lalaki. Alam niyang may gusto lang itong sabihin sa kanya. Ngunit hindi inito iyon masabi. Kaya sinundan na lang siya nito para siya na ang gumawa ng unang hakbang para magkaroon ito ng lakas na loob ng sabihin ng hinaing. Madali lang naman siyang makagets ng mga bagay-bagay. You need tons of money, right? Bigla ay tanong nito sa kanya. I heard your concerns. Sa hospital. Doon din kasi nakakonfine na isa kong kapatid. Katabi niya sa kwarto ng kapatid mo. Bigla ay pumasok sa kanyang utak ang kondisyon ngayon ng kanyang kapatid na si Glenda. Iyon din ang kanina pa iniisip, kaya hindi siya makafocus sa mga ginagawa. Nagkaroon kasi ito ng brain tumor. Noong makalawa ay bigla na lang nagkaroon ng kumbulsyon ng kapatid niya. Dahilan para isugod nila ito sa mga ospital. Pero hindi ito tinanggap ng mga public, kaya kahit nag-aalangan sa pera, ay sa pribado nila ito ipinasok. Ang problema niya ngayon ay pera. Kailangan niya ng pera dahil malapit nang maubos ang ipon niya. Napalunok siya at iniwas ang tingin sa lalaki. Ano naman ngayon kung kailangan ko ng pera? Wala ka na ron. Problema ko yun, hindi iyo. Hindi mo kailangan mag-alala sa problema ng iba. Kung ngayon nagtatanong ka niyan at hindi ka naman makakatulong, wag na lang. Bakit? Bibigyan mo ba ako? Oo. Pareho silang natigilan ng lalaki. Walang ni isa sa kanila ang gumalaw. Kahit basang-basa na sila ng ulan, ay magkatitigan lang sila sa ilalim ng ulan. Tanging pagkurap lang ng mga mata nila ang nangyayari. Hindi tuloy alam ni Celine ang unang sasabihin sa lalaki. Dahil sa una sa lahat, alam niya hindi ito nagbibiro. Sa postura ng lalaki ay halatang kayang-kaya siya nitong buhayin. Hoy, mga bata! Bumabagyo na, wala pa rin kayong pakialam? Tama na muna yung katamisan sa mga katawan niyo. Mamaya ay matamaan pa kayo ng kidlat. Pumasok muna kayo roon sa thrift shop. Ang mga kabataan talaga ngayon, ano? Ayos lang sa kanila na ilagay ang buhay nila sa alanganin basta para sa pagmamahal, ano, kumpare? Ganyan din naman tayo noon. Mas grabe pa nga. Halos magpahabol nga tayo ng itak sa mga tatay ng babaeng nililigawan natin noon. Walang nagbago. Parehas lang. Saka lang siya natauhan ng marinig iyon. Nakita niya ang isang pedicab driver
na punong-puno na ng sakay ng mga tao. Kausap nito ang isang matandang lalaki na nakasakay sa likod nito banda. Halos may sumampa na sa bubong ng pedicab. Wag lang tangayin ng baha. Baha? Takang tanong niya sa sarili. Napatingin siya sa paa at halos tumakbo paakit sa thrift shop na may kataasan wag lang malubog sa baha. Hindi niya alam kung ilang minuto na ba silang nagkatitigan ng lalaki. Hindi niya napansin na lubog na ang kanilang paa sa baha. Pumasok na kayo rito, Ineng. Kanina ko pa kayo tinatawag at sinisigawan eh. Hindi niyo naman ako pinapansin. Para kayong mga naligaw sa mga sarili niyong mundo. Humarap siya sa may katandaang babae at lubos na tinanggap ang paanyaya nitong pumasok sila sa loob ng tindahan nito. Alam niyang kahit hindi siya lumingon, nandoon din ang lalaki sa likod niya. Pasensya na po, talagang lutang lang ho kami kanina. Kaya rin siguro hindi po namin napansin o narinig ang mga sigaw at tawag niyo. Umuulan at malakas din po kasi ang kidlat. Siguro natabunan na po yun ng tunog. Tumawa ang matanda saka naglakad ito patungo sa hindi niya alam na pinto. Normal lang naman yan sa magkasintahan, iha. Yung tipong hindi niyo napapansin ang mundo dahil ang atensyon niyo ay nasa isa't isa. Bago pa siya umangal sa matanda ay nakapasok na ito sa pinto. Kumuyom ang kamao niya at inis na tiningnan ng lalaki. Ngayon niya lang ito nakilala at nakita, pero ang dami na nitong kasalanan sa kanya. Oh, bakit yung ganyan makatingin? You look like you will kill me in a second. Ang lalaki naman ay parang pusa na akala mo ay inaaway. Umatras pa ito kaunti na parabang takot na takot sa kanya. Pasapak nga sa panga. Isang beses lang tapos okay na ako. Kakalma na ako nun. Umiling at ngumiti sa kanya ang lalaki. No to violence, ma'am. Alam kong inis ka sa akin dahil sa ginawa kong pagsunod-sunod sa'yo. Pero hindi ka nalugi sa magiging offer ko. Kapalit ng pera na pwede mong ipangbayad sa ospital at gamutan ng kapatid mo. Kumunot ang noo niya rito. Naalala niya pang sinabi nito kanina. Akala ko ba libre? Talk shit ka pala eh. Halos mapahawak ang lalaki sa tiyan nito at bumulalas ng tawa. Hindi yun libre. Wala nang libre sa ngayon. Pero parang libre na rin. Dahil sobrang dali lang naman ang gagawin mo eh. Ni hindi ka nga magkakapawis. Pinatagal niya ang tingin sa lalaki at minimorya ang mukha nito. Ayoko. May kulay brown itong buhok na parang medyo burgundy na rin. Dahil nakita niya kanina noong nasinaga ng araw ang buhok nito na parang nagiging pula. Kulay green naman ang mga mata nito. Hindi na siya nagulat dahil common naman sa lugar nila ang may mga lahi. Halos lahat ng kilala niya ay Amerikano ang tatay. May bigote rin dito sa baba, ngunit manipis lang. Tama lang para maprotektahan ang balat. Ang ilong naman nito ay napakatangos. Pwede na yatang pagsabitan ng hanger. Aaminin niya sa sarili. Gwapo talaga ang lalaki. Kakaiba ang itsura nito. Mukha nga lang itong tao ng kamalasan. Dumikit lang ito sa kanya ay literal na minalas na ang kalahati ng araw niya. Kaya ganito na lang siya kung mainis sa lalaki. You love staring at me? Kunwari ka pa. Halata namang nagagupuhan ka sa akin. Sige ka, matunaw ako niyan. Sayang naman. Maraming babae ang iiya kapag bigla akong nalusaw. Inalis niya ang tingin dito. At least, hindi ako kasali sa iiyak. Isa pa, tatawa ako dahil nawala ng mundo ng sobrang hangin na taong katulad mo. Tao ng kamalasan. Minartya niya ang upuan na nakita at masama ang loob na umupo roon. Halos magsaya siya sa loob nang makita niya ang luging mukha ng lalaki. Para itong tumaya ng 1,000,000 para lang makatanggap ng 5 piso. Mga anak, ito ang tuwalya. May extra rin akong pajama na maaari kong mapahiram sa inyo. Pagpasensyahan niyo na dahil mukhang luma pero nalabahan ko na ang mga yan. Lumapit sa kanya ang ginang at inabot ang 3 piraso ng damit at tuwalya. Hinawakan niya iyon at naramdaman agad ang lambot ng tela nun sa kamay niya. Kahit paano ay naibsa nun ang bigat ng kanyang loob. Thanks for this. I will change my clothes for a bit. Salamat po, nanay. Magpipihis lang din po muna ako. Halos sabay nila iyong sinabi ng lalaki. Nagkatinginan pa sila ngunit sabay ring nagkatalikuran. Pumunta na siya sa isang CR na kulay pink at doon nagbihis. Tiningnan niya ang itsura sa harap ng salamin at napangiti. Ang ganda-ganda ko talaga.
Sobrang sarap naman nito sa pakiramdam. Parang ang sarap-sarap ng matulog. Ang lambot. Napakamot siya sa ulo ng matandaan iyon. Kanina lang ay inaantok na siya at gusto na lang magpahinga. Ngayon ay puro lang negatibong bagay ang nararamdaman ng sistema niya. Cute. Iyon ang bungad na salita ni Cyrus nang makita siya. Hindi niya binigyan ng salita o reaksyon ng lalaki at nakapangalumbaba lang na tiningnan ng ulan. Hinihintay na tumila para makauwi na siya. Pagod siyang makipagdaldalan. Gusto niya muna ng katahimikan kahit ilang saglit lang. Kapag tumila ang ulan, saan ka pupunta? Sa ospital o uuwi ka muna? Umupo ang lalaki sa tabi niya. Hinila pa nito ang upuan mula sa kabila kaya medyo umusod siya para kahit kaunti ay malayo siya sa pwesto na inuupuan nito. Bahay, tipid niyang sagot. Hindi ko oras ngayon sa ospital. Tumango-tango naman ang lalaki. Parang nag-iisip pa ito ng mga tanong para mas mapahaba pa ang usapan nila. Hindi ka pupunta ng ospital? Sino ang nagbabantay sa kapatid mo ngayon? Umiling siya. Kinuha niya ang tuwalya sa kanyang gilid at inunan iyon. Humikab pa siya habang nakatingin sa gilid kung saan walang nakaupo roon. Hindi, andun naman ang kapatid ko, si Geraldine. Babalik din naman ako agad bukas. Sa unang pagkakataon ay nag-usap sila ng lalaki ng normal na tono. Halata nga lang na hindi siya interesado na kausapin nito. Ngunit, mukha yatang doon pa lang ay natuwa na ang lalaki. Pwede kitang ihatid mamaya kapag gusto mo nang umuwi. Hindi kasi dumating agad ng kotse ko kanina dahil na-stranded daw sila sa baha. Mas mataas na pala ang baha roon sa pwesto mo kaya naglakad lang din ako. Inalis niya ang pagkakaunan sa tuwalya at maang na tiningnan ng lalaki. Hindi na. Kaya ko naman maglakad kahit na malayo-layo pa ang bahay namin. O kaya, hihintayin ko na lang na may dumaan pa na pedicab. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa'yo o sa kahit na kanino pa. Wala akong pambayad ng utang na loob ngayon. Tumawa ang lalaki sa gilid niya. Ngayon, ang tawa nito ay hindi tunog ng aasar o nangiinsulto. Totoong tawa iyon at walang halong kapikean. Wala naman akong sinabing kapag hinatid kita ay magkakaroon ka kaagad ng utang na loob sa lalaki. Hahatid lang kita tapos. Pinutol niya ang lalaki at tumayo. Balak niyang mag-ikot-ikot sa tindahan ng babae. Baka may matipuhan siyang ukay-ukay ng mga outfits. Ganun na rin yun. Kung wala akong utang na loob sa'yo, pipilitan mo na naman ako sa binibigay mong offer na yan kapalit ng pera. Malay ko ba kung illegal yan? Imbis na mabantayan ko ang kapatid ko, baka nakulong pa ako. Naglakad na siya sa pwesto ng mga Y2K na damit. Ngunit dinig na dinig niya rin ang malakas na tawa nito. Ngayon ay hindi na siya naaasar. Ngunit natatangahan siya sa sarili. Malay niya ba? Tumabi sa kanya ang kaninang ginang na tumulong sa kanya. At sumusunod sa bawat hakbang niya. Parang gusto siya nito kausapin. Mukha pa namang modern chismosa ang matanda. Hindi siya ng lalait pero mukhang tama siya nang magsimula itong magkwento ng kung ano-ano. Salamat po ulit ah. Bibilihin ko na lang po itong mga pinagamit niyo sa akin. Biglang singit niya. Umiling lang ang matanda. Ayos lang yan iha. Ang lakas tumawa ng kasintahan mo roon. Dinig na dinig sa kwarto ko rito sa shop. Halatang masayang masaya eh. Gaano na ba kayo katagal iha? Paniguradong kung may iniinom siya ngayon ay kanina pa siya natigok. At ang cause of death ay kung hindi heart attack ay choking. Aatakihin yata siya sa mga taong kanina pa sila pinagkakamala na magkasintahan. Hindi po kami magkasintahan. O kahit nga pulandian ay hindi. Ngayon ko lang po nakilala yung lalaki na yan, Nay. Kinuha niya ang isang damit na nagustuhan at inilagay sa basket na itinutulak niya. Kinuha niya rin ang halos lahat ng kulay berdeng mga bestida na alam niyang babagay sa kanya. Mahilig talaga siya sa kulay berde dahil morena siya. Nagsistand out ang kulay niya kapag nagsusuot siya ng mga kulay berde. Brown din ang buhok niya. Kaya panalo talaga ang kulay na iyon, lalo na sa mga bag, damit at kahit medyas sa kanya. Gulat ang matanda sa tinuran niya. Talaga? Akala ko ay magnobyo at nobya kayo. Dahil ibang koneksyon yung dalawa. May spark kung tawagin ng mga modernong kabataan ngayon. Kanina nga ay mas tumaas ang pag-aalala kong boyfriend mo iyon.
dahil kung magtinginan kayo ay parang may kakaiba. May tensyon. Nakontento na siya sa mga damit kaya tinulak na niya ang basket at cart sa counter. Pero mabagal lang din dahil hindi niya naman maiiwan ang matanda. Naku, kung magbo-boyfriend ho ako ay yung hindi ganyan kahangin, Nay. Kanina pa nga sinabi niyang gwapo siya. Pinapamukha pa sa akin. Naaasiwa ako. Eh sa wala po akong paki eh. Paano ba makakaalis sa ganitong sitwasyon? Kung pwede lang talaga niya i-search iyon sa Google ay gagawin niya. Kanina pa siya naiilang sa pagtatanong ng matanda. Nakita niya pang nakangiting tumingin na matandang lalaki sa pwesto ng binata. Malamang ay isa rin ito sa nabighani ng lalaki. Totoo rin naman kahit paano ang sinasabi niya, iha. May angking kakisiga naman talaga ang lalaking ere. Hindi ka ba nagagwapuhan sa kanya? Hindi po na eh. Sobra. Gwapo naman kasi talaga siya. Kahit matanda ay sinasabi na. Ayaw niya lang aminin sa kanyang sarili. Gusto niyang kurutin ang sariling singit nang masabi iyon ng utak niya. Buti na lang ay napigilan niyang maibulalas iyon. Mabuking pa siya ng matanda na kahit papaano ay napupugian siya sa lalaki. Mag-ingat-ingat ka sa sinasabi mo, iha. Baka sa inyong dalawa nitong binata na iyan, ikaw ang unang mahulog. Talaga bang iba ang pakiramdam ko sa inyong dalawa? May connection talaga. Oho, Nay. Nay, what if bilhin ko ang lahat ng gusto ng babae na to? Kahit ilan, kahit magkano pa. Para naman makabawi kami sa tulong nyo. Bigla ay may tumabi at sumingit sa kanya. Nakapamewang pa ang lalaki. Tuloy ay damang-dama ng gilid niyang hita ang hita nito. Pwede naman, iho. Iyong gusto mo rin kung may magustuhan ka. Pwedeng-pwede. Ngunit, hindi naman natin iyan magagawa kung aayaw si Ining. Maganda ring ideya para mapalitan ko ng mga stocks ko rito. Anong desisyon mo, Celine? Nahiya siya biglang humindi. Kaya kahit ayaw niya, ay tumango na rin siya. Naaawa rin siya sa matandang nagulupan nila ang kapayapaan. Tumingin siya sa labas habang kasabay ang lalaki sa paglalakad. Kung naglalakad ba talaga ang lalaki? Nakasakay kasi ang isang paa nito sa cart habang mahinang pinapadyak ang paa. Hindi naman skate ang sinasakyan nito. Wala nang ulan, humupa na. Halos tumalon-talon siya sa saya. Ibig sabihin lang nun ay makakauwi na siya. Kinuha niya ang lahat ng damit sa cart at pinaayos na sa ginang. Hindi na siya nag-abalang maglabas ng pera dahil libre naman daw ito ng lalaki. Eh di gugora na siya. Lumabas na siya at masayang nagsimulang maglakad. Kahit marami ang bitbit niya, ay baliwala sa kanya. Ngunit napatigil siya nang bigla na lang bumuhos ang ulan. Patay. Aniya. Sisilong sana siya sa kung saan malapit na silungan, ngunit may narinig siyang tumawag sa kanya. Sakay na, Celine. Bilisan mo. Mababasay ang pinamili mo, pati na rin ikaw. Walang ano-ano'y sumakay siya sa sasakyan ng lalaki. Wala siyang pagpipilian. Wala rin siyang makitang malapit na silungan. Meron, ngunit malayo-layo. Malamang, kapag nandoon siya, wala nang sense ang pagsilong niya dahil basa na siya. Please, don't say that this is utang or may kapalit. Tahimik lang ang lalaki ngunit nakita niya ang pag-iling nito mula sa salamin. Napahinga siya ng malalim at napasandal na lang sa malambot na passenger seat. Makaraan ng ilang minuto ay tahimik pa rin ang lalaki na parang may iniisip. Hindi siya sanay. Sanay siyang pinipeste siya nito at marindi siya ng malakas sa boses nito. Bakit hindi ka nagsasalita? Bago pa niya takpan ang kanyang bibig ay nasabi niya na iyon. Pinigilan niyang umakto ang sarili na parang tanga at hinayaang lumabas ng normal ang pagtatanong niyang iyon. I just don't want to, Celine. I'm exhausted and I have plenty of problems to deal with. Marami ka palang problema eh. Bakit mas pinili mong sumunod-sunod sa akin ngayon? Eh di sana kanina umalis ka na. Doon pa lang sa coffee shop ko. Eh di sana nasolusyonan mo na ang kinakaharap mo. Hindi na siya pinatapos ng lalaki sa pagsasalita. Hindi yun ganun kadali, okay? Ginawa ko ang pagsunod sa'yo dahil alam kong isa ka sa hinahanap ko at makakatulong sa akin. I need someone to help me.
My problem cannot be solved by just me. Taka niyang tiningnan ng lalaki. Simula kanina ay hindi naman ito sinasabi ang problema nito sa kanya. Kaya namumuo na talaga ang kuryosidad sa sistema niya. Ano ba kasing problema mo? Hininto ng lalaki ang sasakyan at alanganin siyang tiningnan. Mukhang ayaw pa nitong magsalita, pero sinabi rin sa kanya sa bandang huli. Gusto nilang maging CEO na ako ng lahat ng kumpanya namin. Wala kasing ibang sasalo dahil ayaw naman ng mga kapatid ko. Pero kailangan ko makuha ang suporta ng halos lahat ng investors. Paano ko makukuha? Kapag nakita nilang may isa akong mabuting asawa at isang mabuting asawa rin ako sa magiging asawa ko. Naguguluhan pa rin siya. Wala siyang maintindihan. What do you mean? Kailangan ko ng taong magpapanggap na asawa ko sa loob ng isang taon. Iyon ang bagay na kanina ko pa gustong sabihin sa'yo. Parehas naman tayo magkaka-benefits. Hindi rin totoo ang kasal dahil sa peking papel lang. Kaya hindi ka mag-aalala sa annulment o divorce. Huminga ng malalim ang lalaki at tinuloy ulit ang pagmamaneho. Once na pumayag ka, maglalapag ako agad ng 5 milyon. Buong sessions na yon ng chemotherapy ng kapatid mo. Kasama pa ang pag-sustain niya sa ospital at ang lahat ng gamot niya. Iba pa ron ang mga dagdag na perang ibibigay ko sa'yo para sa tuition fee ni Geraldine. Take it or I'll find someone else to do so. Sa pagkakataong iyon, para yatang nagkaroon ng magnitude 10.5 na lindol sa puso niya. At bakit hindi ka pumayag? Nawindang yata ang buong bahay niya nung sumigaw ang kaibigan. Gulat ako, okay? Kaya pagkahinto na pagkahinto pa lang dito ng kotse niya sa tapat ng bahay ko, ay wala talaga akong nasabi. Wala talagang salita ang lumalabas sa bibig ko, Renalyn. I swear. Kahit ikaw siguro hindi ka makakapagsalita. Irita siyang tinignan ng kaibigan. Nakaupo ito sa sofa niya. Habang nakikipag-argue ito tungkol kay Cyrus, na ginulantang ang pagkatao niya. Kaunti na lang ay parang gusto na siyang kalbuhin ni Renalyn. Kung ako ang nasa posisyon mo, oo agad ang sagot ko. 5 milyon. May mga dagdag mang pera. Kung 1 milyon pala ang dagdag pa, talagang lahat ng pangangailangan ng kapatid mo, maging ang kailangan mo rito sa bahay niyo ay mapapaayos mo na. Tapos hindi ka papayag? Tamad niyang tiniklop ang mga bagong damit at basta na lang iyon sinuksok sa drawer niya. Alam ko naman talaga yan. Pero ayoko nga. Ayoko talaga. Kahit nakaka-temp, ayaw ko pa rin siyang makasama. O makita man lang ulit. Hindi yata kakayanin ng presensya ko ang presensya niya. Masyadong mabigat. Hindi ko kinakaya. Hinagisan siya ng kaibigan ng 2 damit. Sapul iyon sa mukha niya. Aray ko naman. Talagang payag ka. Maharot ka eh. Kaliit-liit ng problema mo, ipagpapalit mo sa isang solusyon na maaaring makatulong para gumaling ang kapatid mo? Medyo bobo ka rin banda, sis. Hindi ako proud sa desisyon mong yan. Pakisabi nga ako na lang, tapos bibigyan na lang kita ng 1 milyon. Ayaw ko. Putol niya sa babae. Baka ay ito pa ang tuluyang makasal sa binata. Kilala niya ang kanyang kaibigan. Hindi malayong mahulog ito sa lalaki. E ubod pa naman ang rupok ni Renalyn. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at naupo sa tabi nito. Tumayo naman ang kaibigan niya at bigla ay nakapamewang na sa harap niya. Hindi niya talaga alam ang gagawin dahil bukod sa kultang-kulta na ang utak niya, palaki naman ang palaki ang bills niya sa ospital. Wala namang masama kung tatanggapin mo ang inaalok ng lalaking yan. Tandaan mo, nalulugi na ang shop mo, Celine. Paubos na ang puhunan at ipon mo dahil lahat iyon ay ginagastos mo kay Glenda at sa pangangailangan ni Geraldine. Hindi nila kayang makatulong dahil mahina ang kalusugan ng kapatid mo. Kaya lahat ng tungkulin ay nasa iyo. Iyang sitwasyon na sinasabi ng lalaki, pumayag ka lang ay meron ka na kaagad 5 milyon. Saan ka kukuha nun? Iyong 5 milyon ba na pupulot lang sa basurahan? Hindi. Kahit nga piso pinag-aagawan pa ng mga bata minsan. Tama ang kaibigan niya. Halos itapon niya ang oportunidad na makakatulong sa kanya. Ano ba kasi ang pumipigil sa kanya? Inis niya para sa lalaki? Ego niya? O natatakot lang siya na baka mahulog siya rito pero nasa isa pala silang peking sitwasyon? Marahil iyon yata.
kahit pagbo-boyfriend hindi niya nagawa noon. Dahil maaga pa lang ay siya na ang kumayod para sa pamilya. Lahat ng bagay na kaya niyang isakripisyo para sa mga ito ay ginawa niya. Umupo ulit ang kaibigan niya sa tabi niya at pinaglaruan na nito ang medyo kulot niyang buhok. Mag-isip ka. Ako, hindi ako magaling sa mga advice-advice na yan. Kaya puro ganito na lang nasasabi ko. Pero isipin mo rin sana ng mabuti ang sitwasyon. Si Glenda at Geraldine ang nasa usapan. Handa ka bang tanggapin yun o halos kawawain mo ang sarili mo makahanap lang ng ipangbabayad sa pangangailangan nila? Isang linggo ang nagdaan bago mabuo ang desisyon niya. Kaya kahit na may ego siyang iniisip, ay hindi niya kayang sayangin ang oportunidad na matulungan ng kapatid niya. May appointment po, ma'am? Yes. Ano pa pangalan nila? Celine. Celine Florenzo. Kinakabahan man, ngunit nagbukas at sara ang bibig niya nang makitang lumaki ang mata ng babaeng nasa front desk. Pinapaayos pa nito ng tayo ang iba na parabang nakita nito ang boss nito. Andiyan na si sir. Tama na ang kanunood ng bastos na yan. Andiyan na si sir. Lumingon siya sa likod niya at nagkatinginan sila ng lalaki. Tinago niya ang takas na buhok at napatayo rin ang tuwid. Pati siya ay nadadamay na sa mga asta ng empleyado nito. Gusto man niyang mainis na makitang nangaasar na tingin ng lalaki, ay pinakalma niya ang sarili. Binigyan niya ng malaking ngiti ang lalaki. Iyong tipong naniningkit ang mga mata niya. Sa galit. Natulala ang lalaki sa kanya ngunit iniwas lang nito ang tingin. Good morning. We have no private meetings later. Magiging busy ako buong araw. So go back to your work now. Halos parang may nangyayaring gera ng magbalikan ng mga empleyado ng lalaki sa sarili-sarili nitong upuan. Mukhang sumusunod ang lahat ng mga ito sa binata. Katakot-takot naman kasi ang gamit nitong tono. Malayo sa tono na gamit nito kapag kausap siya. Ganito rin kaya magiging akto ng mga ito kapag pinakilala na siyang asawa ng lalaki? Gusto niya ring maranasan iyon. Iyong tipong kagalang-galang siya. Napanunok siya bigla sa naisip. Masyado naman siyang assuming. Hi love, bakit ka nandito? Miss mo na ako? Binigyan niya ng pilit ng ngiti ang lalaki at pinagkis-kis ang ngipin niya. Miss na talaga kita. Sige, umakto kang hindi mo alam kung bakit ako nandito. Para makauwi na ako at hindi mo marinig ang interesante kong balita para sa'yo. Nagningning naman ang mga mata ng lalaki ngunit hindi ito tumawa. Napangiti siya ng palihim nang malaman kung bakit. So, ayaw nitong magmukhang madaldal at makulit sa harap ng mga empleyado nito? Bigla ay parang masisiyahan siya kapag kinasal na sila nito sa papel. Hindi na yata mabuboring ang buhay niya. Maaasar niya ito at masisira rin ang araw. Sumunod ka sa opisina ko. Sundan mo lang ako. Huwag mo akong tratuhin katulad ng nangyari noong nakaraan. Astig ako rito. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Napatirik ang mata niya sa inasal ng lalaki. OA. Nilibot niya agad ang paningin sa opisina nito. At sa pangalawang pagkakataon sa buong buhay niya, ay nagtataka naman ang ekspresyon niya. Kahit saan tumingin, akala mo ay lalaking bata o babaeng bata ang may-ari ng opisina. Binigyan niya ng atensyon ng lalaki. Huwag mo akong husgahan kung puro Barbie at McQueen ang design ng opisina ko. Ang mga bata sa charity ko ang naglagay na yan. Kung ako ang magde-design nito, ay itim lang lahat dahil mahilig naman ako sa madilim. Pero hindi ko na inalis ang mga nilagay nila. It's cute though. Charity? Naitanong niya sa lalaki. Anong charity? Para saan? Lumapit din siya sa lamesa nito at umupo sa upuan sa harap nito. Ang lalaki naman ay may pinipirmahang papeles kahit kauupo pa lang nito. Tiningnan niya ang mga pictures na nakadikit sa salaming lamesa nito. At puro family pictures iyon. Nakita din niya doon ang suki niya, si Ma'am Ana. Napakasipag naman ito, kaya ang yaman-yaman. Yes, 15 years old ako na magsimula ako magtayo ng mga charity para sa mga bata na walang kakayahan ng pag-aralin ng mga magulang nila. The least that I can do for this economy. Noong bata kasi kami ng mga kapatid ko, hindi kami nakaranas ng hirap sa buhay o pag-aaral.
Kaya kapag nakakita ako ng mga batang ganun ng buhay, ay naaawa ako. Wow! Ang ganda ng program yan. May bait ka palang tinatago. Sa mata mo lang naman kasi ako masama, si Lynn. Kahit lahat ng taong nakakakilala sa akin, ang tanungin mo tungkol sa akin ay puro kabaitan at kalokohan ko lang ang sasabihin nila sa'yo. Ewan ko ba sa'yo kung anong klase ng mata ang meron ka? Itinaas niya ang kamay bilang pagsuko. Hindi ka kaibang mata ko. Oo na, okay. Ikaw na ang mabait at halos perpektong tao rito sa mundo. Pero hindi pa rin kita gusto bilang tao. Sinara ng lalaki ang ballpen nito at tumingin sa kanya. Hindi ko naman sinabi na gustuhin mo ko. Anyway, bakit nga pala nandito? Ano ang balita mo sa akin? Make sure na good news yan dahil excited ako. Huwag mong patayin ang excitement ko. Huminga siya ng malalim at naglapat ng isang envelope sa lamesa nito. Nalaman agad ng lalaki ang pakay niya. Dahil ito ang envelope at pipirmahan niya once na pumayag siya sa lalaki. Inangat ng lalaki ang paningin sa kanya. You mean? Oo, tinatanggap ko na. Tinatanggap ko na maging asawa mo sa loob ng isang taon. Yes! Tumayo bigla ang lalaki at walang ano-ano'y niyakap siya. Hindi na siya makaangal nang halos ipiti na siya nito sa yakap. Para itong nanalo sa loto at siya ang premyo. Sa sobrang sigurong kasiyahan ng lalaki at nagdidiwang nitong puso, ay hinawakan nito ang mukha niya at binigyan siya ng isang mabilisang halik sa labi. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Nang ma-realize kung ano ang ginawa ng lalaki, ay halos itulak nila ang isa't isa. Napatitig siya sa kawalan habang hawak ang labi niya. Mangiyak-ngiyak siya nang tingnan ng lalaki. First kiss niya yun. Never been kissed and never been touched siya. At makukuha lang yun sa isang hindi inaasang pangyayari. Ano? Asawa mo? Si Celine ko? Tumayo ang nanay ni Cyrus sa si Ma'am Anna. Windang na windang ang pagkatao nito nang makita siya. Tuluyan na kasi silang kinasal ng lalaki. At naisa publiko na iyon sa mga taong kilala ang pamilya Monterrey. Ngunit, ngayon lang nalaman ng mga magulang ng kanyang asawa na siya pala ang babaeng iyon. Gumapang ang kamay ni Cyrus sa kamay niya at pinagsiklob iyon. Hinigpitan naman niya ang kapit doon sa kaba. Yes, ma. She is. This milk tea vendor here is my wife. Why are you so shocked? Iginiya siya ng lalaki sa lamesa at upuan. Pinagsilbihan din siya nito sa pamamagitan ng paghila nito ng upuan para sa kanya at pasimpleng paghawak-hawak nito sa kamay niya. Hindi kanya type, anak. Hindi tipo mo ang gusto niyan. Celine, kailangan mo ba ng tulong? Hostage ka ba nitong panganay ko? Anak, sabihin mo lang. Gusto ni Celine na sumang-ayon sa ginang. Ngunit baka may makarinig ng mga paparazzi, kaya tinikom niya na lang ang bibig. Mamaya ay seryosohin ng mga makakabasa. Magkaroon pa sila ng isyong mag-asawa. Nagmamakto lang lalaki sa tabi niya. Mukha ba akong kidnapper, ma? Pinalaki mo akong maayos tapos ganyan ang sasabihin mo? Kahit na gaano ko pa kamahal ang isang babae, hindi ko siya kikidnapin. Hindi naman ako bata para magdesisyon pa ng ganun. Kinuha ng lalaki ang kamay niya at pinaglaruan niyon. Ako kaya ang type niya, mama. Kaya nga napamahal siya sa akin, di ba mahal ko? Gusto niyang maiyak sa pandidiri dahil mukhang hindi tatalab sa kanya mga tawagan na yan. Napaglumaan na talaga siya ng panahon. Parang gusto niyang masok ah, nang marinig iyon pero wala siyang magagawa kundi sakyan yun. Hinalikan niya ang kamay ng lalaki at humarap sa rati niyang suki. Gusto niyang maisakatuparan ang pangarap nito. Opo, Mama Anna. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Hindi ko po alam ang eksaktong araw at kung kailan nangyari. Basta ko na lang po na-realize na mahal ko na siya. Ni hindi pa nga niya alam kung kaya niya bang makasama ang lalaki sa isang bahay. Tapos sinasabi niya ito ngayon. Kung pagalingan sa pagpapanggap, siguro ay panalo na siya. Para namang nabunutan ng tinikang ginang, at binigyan siya ng maliit na ngiti at halatang kinikilig pa ito sa ginagawa niyang pagtawag dito. Hindi ko alam kung kailan kayo nagkakilala. Hindi ko rin alam kung bakit nagdesisyon agad kayo na magpakasal pero support lang kami. Kilala ko yung si Celine Cyrus. Napakasipag na babae. Halos isang taon niya na akong suki.
Kaya, kilala ko na siya kahit papaano. Gusto niya tuloy umaktong na apakan ng buhok niya dahil sa sinasabi ng ginang. Pakiramdam niya, pinupuri siya ng nanay ng asawa niya. Nako, hindi naman po. Kailangan-kailangan lang talaga sa buhay ang magsipag. Sumingit naman ang asawa niya na hindi ito binibigyan ng pansin. Sa akin ma, anong masasabi mo? Umingos naman ang nanay nito at tiningnan siya ng nakakaloko. Laging nagbabanyo yan. Laging gutom kapag madaling araw, kaya huwag kang magtaka kung magkalampagan ng mga kawali sa alas tres. Gusto niya lagi siyang niyayakap dahil hindi siya sanay ng hindi. Nasanay na sa amin. Mahilig bumuntot, kaya kung sigurado ka na talaga sa kanya, habaan mo ang pasensya mo. Hindi biro ang mahalin at makasama sa buhay ang anak kong yan. Sumimangot ang lalaki. Siya pinuri mo, ako nilait mo. Parang siya ang anak mo, ma. Mahinang pinalo ni Ma'am Ana ang anak nito. Para alam niya. Para masiguro mo na hindi siya tatakbo. Totoo naman lahat ng yun. Asawa mo na yan. Wala ka nang dapat itago sa kanya. Kahit na isang taon lang naman sila magkakasama ng lalaki, ay nakakaramdam pa rin siya ng kaba. Kung lagi na naman itong maghihingi ng yakap sa kanya, ay baka mapunta pa sa iba ang yakap na yun. Halos nagpadala na lang siya sa bawat agos ng mga pangyayari ng gabing iyon. Kilala niya ang buong pamilya ng lalaki, pati na ang kapatid nitong may sakit. Lahat ng mga taong iyon ay pinagsisinungalingan nila sa sitwasyon nila. Hindi na yata kakayanin pa kung tumagal pa ang pagsisinungaling niya sa mga taong naging totoo sa kanya. Mrs. Monterey, hinahanap na po kayo ni Sir Cyrus. Mula sa pagbabasa ng newspaper sa living room ng bahay nila ngayon ni Cyrus, ay napatingin siya sa lalaking sekretarya ng asawa niya. Bakit daw, Bart? May kailangan ba siya? Humalukip-kip ang lalaki habang may hawak na kape. Wala naman ho. Mukhang magpapalambing lang siguro, ma'am. Masyado kasi kaming stress sa mga meeting namin lately. Eh, kailangan lang siguro ng yakap ni sir. Salamat, Bart. Magpahinga ka na rin. Tinapik niya ang lalaki sa balikat. Tumayo agad siya at ginilid ang lahat ng kanyang personal na ginagawa dahil mas mahalaga naman ngayon ang nararamdaman ng asawa niya. Nang makarating sa pinto ng opisina nito, ay kumatok siya. Narinig niya ang malumanay na tono ng asawa. Halatang hinang-hina ito. Si Lynn? Oo, Cyrus. Ako to. Papasok na ako, ah. Tinulak niya ang pinto bago pa siya pahintulutan ng lalaki. Kadiliman ang unang bumalot sa paningin niya bago niya inaninag ang buong kwarto. Nakita niya si Cyrus na nakayukyok sa mesa nito habang nasa tabi nito ang tumpok na papeles na tapos na nitong pirmahan. Nakita niya rin ang patong-patong na tasa na pinag-inuman nito ng kape. Lumapit siya sa asawa at iniangat ang ulo nito. Naawa siya bigla nang makita ang nangingitim nitong balat sa ilalim ng mga mata. Anto ka na? Gusto mo bang dalhin na kita sa kwarto natin para makatulog ka na? Umiling lang ang lalaki at antok na niyakap ang bewang niya. Inilapit pa siya nito, kaya napaupo tuloy siya sa natitirang espasyo ng lamesa. Dito na lang ako matutulog. Antok na ako eh, sobra. Bawal nga riyan, Cyrus. Malalamog lang ang binti mo kung magdamag lang na nakatiklop. Inikot niya ang paningin at nakita ang sofa sa gilid. Kung dito kasi matutulog ang lalaki sa swivel chair nito, tiyak, pagising nito ay hindi ito makakatayo sa pangangalay at sakit ng balakang. Doon ka na lang kaya sa sofa. Baka hindi ka na makatayo kapag nagtagal ka pa sa pag-upo mo riyan eh. Doon sa sofa makakatulog ka ng maayos kasi malaki naman ang space. Kasyang-kasya ka pa. Tiningnan siya ng lalaki mula sa baba. Nakatunghay ito sa kanya. Noong mga unang araw na ganap na silang mag-asawa, ay naiilang pa siya kapag umaakto ng ganito si Cyrus. Ngunit ngayong halos 3 buwan na sila ay nasanay na lang siya sa peking akto nito. Tatabihan mo ba ako? Tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Wala sa kontrata ko ang pagtabi sa'yo, hindi ba? Kaya tumayo ka riyan at lumipat dun sa sofa. Para naman masarap ang tulog mo. Umiling lang ang lalaki at binaon ito ang mukha sa binti niya. Antok ito kaya hindi niya iyon binigyan ng mali siya. Halata naman sa asta ng lalaki.
Ilang araw na rin kasi itong lagi na lang nasa opisina. Wala pang masyadong ligo dahil may inaayos itong problema na nangyari sa branch nito sa ibang bansa. Sus, ilang beses mo na akong tinatabihan tapos kada mapapansin mo, lagi mong sinasabi na nawawala sa isip mo. Ayaw ko, dito lang ako. Moody ang asawa niya. Alam niyang hindi matiwasay ang pag-iisip nito kapag ganito. Kabisado na kasi niya ito. Kapag sobrang stressful nga minsan, ay siya na ang sumasalo ng trabaho nito para hindi na madrain ng lalaki. Kahit naman hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay may alam din siya sa larangan ng business. Napakamot sa sariling batok si Celine at nagbuntong hininga. O siya, sige. Tatabihan na kita hanggang sa makatulog ka. Kapag tulog ka na, aalis na ako. Doon ako matutulog sa kwarto natin. Okay. Kahit na lupaypay ang lalaki, mabilis itong humiga at nang makahiga ay idinapa pa nito ang kamay na para pang hinihintay siyang tumabi sa gilid nito. Umupo siya sa gilid. Malaki ang sofa. Kaya talagang kasyang-kasya sila. Pero uupo lang siya. Sabi ko, higa ka ng katabi ako. Hindi nakaupo babae, higa lang naman eh. Wala naman akong gagawin sa'yo. Ilang beses na tayong nagtabi kahit saan. Ngayon, pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang talaga ng yakap. Umiling siya. Kahit ang init-init ng katawan ng lalaki at ang sarap-sarap yumakap dito ay inaantok na rin siya at gusto niya nang makatulog sa sariling kama. Kaya mo na yan. Nakaupo lang naman ako rito eh. Babantayan kita hanggang sa makatulog ka na. Nagulat na lang siya nang bigla ay nakahiga na siya. Marahan kasi siyang hinila ng lalaki pahiga at hindi man lang niya napansin iyon dahil sa sobrang bilis. Hindi ako makakatulog kapag katabi ka, Cyrus. Malikot ka matulog eh, alam mo yan. At saka, pang sayo lang ang sofa na to, ang laki-laki mong tao. Parang wala lang narinig ang lalaki dahil mahigpit lang siyang niyakap nito. Hindi pa nakontento ang binata at dumantay pa ang paan nito sa binti niya. Para tuloy siyang naging palaman. May nararamdaman tuloy siyang isang bagay na hindi naman niya dapat nararamdaman ngayon. Pwede bang musod ka ng konti? May tumutusok? Kadiri? Narinig niya ang halakhak ng lalaki. Base sa paggalaw ng dibdib nito, halos nangitigdaman siya ng maramdaman ng init ng hininga ng lalaki sa tenga niya. Hindi ko sinasadya yon. Sorry. Mahina niyang pinalo ang lalaki sa balikat. Alam kong hindi mo yung sinasadya. Masyado ka kasing nakakunyapit sa akin, kaya tingnan mo. Kung ano-ano na lang nararamdaman ko. Napahikab siya at kahit kaunti ay sumiksik siya sa lalaki. Sobrang lamig kasi ng panahon at bukas pa ang aircon ng kwartong yun. At saka baka kasi ay mahulog siya sa sofa kapag masyado siyang umatras. Masira pa ang antok niya. Kung ayaw siyang bitawan ng lalaki para lumipat sa sariling kwarto ay bahala ito. Iipitin niya ito at sisiksikin palalo para mainis at ipalipat na siya. Ngunit mali yata ang ginawa niya. Dahil mas humigpit ang yakap ng lalaki sa kanya. Bumubulong-bulong pa ito sa tenga niya. Ang sarap mo talaga katabi, mahal ko. Ang lambot-lambot, parang unan ka. Binatukan niya ang lalaki. Kadiri ka, anong mahal ko? Tatawagin mo na nga lang ako sa mga sweet na endearment ay yung common pa. Paano yan sila maniniwala sa atin? Dapat yung parang ikaw ang gumawa at unique. Mas hinapit siya ng lalaki, ni hindi man lang ito nagbigay ng reaksyon sa pambabatok niya. Wala akong paki. Pwede kitang tawagin sa kahit ano ang gusto ko. Wala naman silang magagawa. At saka bakit hanggang ngayon, Celine? Sa tingin mo, umaakto pa rin ako sa harap na ibang tao kapag kasama kita? What do you mean? Inalis niya ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya at tumihaya. Ngayon ay nakatingin na siya sa kisame ng kwarto na kinalalagyan nila. Paano kung totoo na ang lahat ng to para sa akin? Nagkatinginan sila ng lalaki. Bigla ay nailang siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. May sinseridad siyang nakikita roon. Umalis siya sa pagkakatabi sa lalaki at nagkatinginan pa sila pero tumalikod na siya. Celine, wag, Cyrus. Tumigil ka. Patigilin mo ang timok ng puso mo. Natatakot siya.
Natatakot siya na baka maging totoo ang lahat. Hindi pa siya handa. O baka natatakot lang talaga siyang mahulog. Nagising na lang isang araw si Selena umiiyak. Napanaginipan niya kasi ang kapatid niya. Miss na miss niya na ang mga ito. Impit lang siyang umiyak dahil baka magising ang lalaki sa tabi niya. Naramdaman niyang naalimpungatan ng lalaki. Kaya siya naman, todo punas ng luha. Wala siyang panyo, kaya sa damit niya na lang ipinunas ang lahat. Bakit ka umiiyak? May sakit ka ba? Iyon ang bungad na tanong ng lalaki. Hindi niya tiningnan ang lalaki, at sa kisame siya tumitig. Walang umiiyak, Cyrus, hindi ako yon. Pinikit niya ang mata at hinaklit ang kumot para matabunan ang kalahati ng katawan niya. Naramdaman niya ang mabigat na buntong hininga na pinakawala ng asawa. Ano nga si Lynn? Anong iniiyak mo? Madali lang namang sabihin sa akin kung ano yan eh. Baka may magiging solusyon tayo sa pinoproblema mo. Umalis sa pagkakahiga ang lalaki sa tabi niya at umupo ito. Medyo nakaharap sa kanya ang katawan nito na para bang naka-engine seat at handang-handa makinig sa hinaing niya. There you go, pwede mo nang sabihin. Inalis niya ang kumot sa katawan at malungkot na tumingin sa lalaki. Namimiss ko na ang mga kapatid ko. Gusto ko na silang makita pero bawal, di ba? Bawal ko silang makita dahil dapat lagi nandito lang ako sa loob. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng lalaki. Sino nagsabi sa iyo na bawal kang lumabas? Sumingkot siya at tinaliman ang tingin ng lalaki. Ikaw! Sabi mo bawal ako lumabas. Bawal ako makisalamuha sa iba dahil baka may masabi silang iba sa pagpapakasal natin kaya dapat pumirmi muna ako rito. Mabilis na umiling ang lalaki. Wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko ay huwag kang magsasasama sa mga lalaki dahil baka iba ang isipin nila. Hindi ko sinabi na bawal mo makita mga kapatid mo. Pwedeng-pwede si Lynn. Hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Karapat-dapat na magkaroon ka ng oras para sa kanila. Talaga? Wala akong karapatan na hadlangan ka kung gusto mo makita mga kapatid mo. Asawa mo lang ako, hindi buhay mo. Hinayaan niya lang ang lalaking halikan siya sa labi ng ginawa iyon. Yakap-yakap din siya nito, kaya hindi niya rin pinagkaitan ng sarili na yakapin ng lalaki. Lumipas sa mga buwan na puro ganoon ang nangyari. May kalayaan siya. Damang-dama niya ang pagmamahal ng lalaki sa kanya. Hindi siya tanga. Alam niyang hindi na iyon peke o pagpapanggap lang. Ano ba namang peke sa relasyon kung may nangyayari na sa kanila? Mabilis siyang nagtungo sa banyo ng makaramdam na matinding pagsusuka. Ilang araw niya na itong iniinda. Alas 5 pa lang pero grabe na umatake ito sa kanya. Sa tingin niya, nalamigan na naman siya. Si Lynn? Rinig niyang ingay sa labas. Mahina niyang sagot bago ulit sumuka ng wala. Tiningnan niya ang suka, wala iyong laman. Halos kulay puti at para lang siyang sumuka ng tubig. May sakit ka ba? Nagsusuka ka ba? Halos gusto niyang takpan dahil halos pasigaw iyon sinabi ng lalaki. Tinali niya ang mahabang buhok at ilang beses na naglabas ng hininga bago binuksan ang pinto. Nagkatinginan sila ng lalaki bago siya tumango rito. Oo, bakit? Nalamigan na naman yata ako. Ang lamig kasi ng kwarto mo. Hindi naman summer ay bukas lahat ng aircon. Disyerto ka ba? Hindi naman natinag ang lalaki at nakatitig lang ito sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto ay marahan itong humakbang papunta sa kanya at sinalat ng kanyang noo. Sigurado ka bang wala ka talagang sakit, mahal ko? Tinanggal niya ang kamay ng lalaki sa noo niya at hinawakan lang yun. Wala nga, hindi naman ako nilalagnat. Anyway, let's have a date this morning, please. Nanlaki ang mata ng lalaki ngunit tumangutang urin. Wait me here, ako na magluluto. Hindi na, tayo ng dalawa. Halos magunahan sila papunta sa kusina. Ang ending tuloy ay dalawa silang nagluluto habang naghaharutan. Si Silly naman ay reklamo ng reklamo sa amoy bawang. Hindi kinakaya ng sistema niya kaya maya-maya ay nagsusuka talaga siya.
Gusto ko pang kumain. Iyon ang sinabi niya matapos itong makain ng lahat ng hinanda nila. Hinawakan niya pa ang sariling tiyan habang dinadama ang kabusugan niya. Napasabi siya bigla nang makita ng walang pagkain sa harap niya. "Want a brunch later?" Agaw pansin sa kanya ng asawa. Rinig na rinig niya yun, kaya kahit malungkot ay mabilisan siyang tumango. Tumawa lang ang lalaki sa naging reaksyon ni Celine. Pero sa isip-isip nito, ay may mga namumuo ng katanungan sa utak nito. Hinintay talaga ni Celine ang brunch na sinasabi ng asawa niya sa pamamagitan ng pagtulog. Tinulog niya ang natitirang oras bago sila kumain ulit. Hindi niya alam. Parang triple-triple ang nararamdaman niyang antok. "Brunch!" Pumalakpak pa siya ng ilapag ng asawa niya ipinangako nito kanina. "Thank you!" Kinuha niya ang toasted bread, itlog, bacon, lettuce at nilagyan niya ng mayo. Hindi pa siya nakontento at binuhusan niya iyon ng konting kape at masayang kinagatan. Nangasim ang mukha ng lalaki. Dahil sa itsura pa lang ng tinapay, halatang mapait na ito sa kape. "Ang weird mo. Kanina ka pa ganyan simula nang magsuka ka. Ang lakas mo rin kumain ngayon." Tumabi si Cyrus sa asawa at gulong tiningnan ng babae. Ito naman ay nilapag na lang ang ginawang sandwich at nagsimulang umiyak ng mahina. "Mataba ako ganun? Ayaw mo na sa akin?" Parang gusto ring maiyak ng lalaki nang marinig iyon. Gulong-gulo na siya tapos ganito pa ang magiging reaksyon ng babae sa tabi niya. Huminga siya ng malalim at hinawakan ng kamay ng asawang umiiyak pa rin. "Cute mo talaga. Ganito na lang. Gusto mo mag-date tayo? Wear a nice dress and be ready. 7:30 to 8 PM sharp. Okay ba yun, mahal? Babawi ako sa'yo mamaya." Ngumiti si Celine sa asawa at naging masaya ulit. Hindi niya na alam ang nangyayari sa kanya. Pero kapag wala siyang kinakain, pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng mundo. Napaka-arte niya rin ngayon. Hindi naman siya ganito. Hindi siya nababahuan sa bawang. Hindi siya ganito kalakas na kumain. At mas lalong hindi siya iiyak kapag wala ng pagkain. Sanay siya sa gutom. Duh! Pumunta muna ang asawa niya sa trabaho nito at nangakong susunduin siya sa itinalagang oras. Siya naman ay ang ginawa lang buong araw ay matulog at kainin ang gusto niyang kainin sa ref. Iba talaga ang gutom na nararamdaman niya ngayon. Parang wala siyang kabusugan. "Ma'am?" Pagod ang mata niyang bumukas nang may umugyog sa kanya ng kaunti. Tiningnan niya kung sino iyon at nakitang ang driver nila yon. Binigyan niya ito na nagtatanong na tingin. "Bakit po?" "Si ma'am naman. May date kayo ni sir, hindi ba? Hindi pa po ba kayo handa?" Umupo siya mula sa pagkakahiga. "Anong oras na po?" "8:00. Tiningnan niya ang sarili at para sa kanya, ayos na ang Hello Kitty na pajama. Ayaw niyang tanggalin iyon para magsuot ng dress. Gusto niyang makita siya ng asawa na ganito sa date nila. "Okay na to, Manong. Naligo naman ako eh." Napakamot ang matanda sa ulo ngunit tumango rin. "Cute nga ho ng pajama niyo, ma'am. Siguro naman ay ayos lang yan kay sir. Sa isang restaurant po kasi kayo magde-date, kaya pinagdadamit niya kayo ng medyo ingrande." Sumunod na siya sa driver na nakachinelas lang. Para lang siyang bibili sa tindahan. Pero ito ang gusto niya. Ito ang gusto ng puso niya. Komportable kasi siya, kaya gustong-gusto niya ang suot na pajama. Napahikab siya nang maupo sa passenger seat. "Gisingin niyo po ako, Manong, ha?" Tumango lang ang driver at sinimulan na nitong paandarin ang kotse. "Si ma'am talaga? Para po kayo naglilihi." Hindi niya na iyon narinig dahil nilamon na siya ng antok. Nagising siya nang bumukas ang pinto sa gilid niya. Mukha ng asawa ang nakita niya. Kita niya ang pag-aalala sa mukha nito nang makita ang ayos niya. "Bawal ba magpajama sa loob?" Hinalikan niya ang lalaki sa labi. Umiling naman ito. "Mukha ka lang namumutla at saka, sabi ni Manong halata raw na antok ka dahil dinig na dinig niya raw ang hilig mo."
Pagod ka ba mong maghapon? Umiling siya. Puro tulog lang naman ang ginawa ko eh. Tara na, pasok na tayo. Sumunod lang ang lalaki sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay pabalik-balik sa kanya at sa kanyang tiyan. Parang nasa malalim itong pag-iisip at ayaw na magulo. Do you want to drink? Anyaya niya sa asawa. Hahawakan niya na sana ang wine sa gilid ngunit sinalo ng asawa niya ang kamay at pinirmi ito sa lamesa. Mabilis na umiling ang lalaki. No to alcohol. Hindi, bawal tayo uminom. No, no, no. Inignoran niya lang ang pagiging magulo ng lalaki. At nagsimula ng kumain pagkadating ng mga siniserve. Sarap na sarap siya sa mga pagkain pero kapag may mga bawang ay hinihiwalay niya talaga. Puro kwentuhan lang sila ng lalaki tungkol sa buhay-buhay at dumating na nga ang oras na natapos ang date nila. Siya naman ay parang nakampante ang tiyan dahil ramdam niya ang kabusugan. You feel better, mahal ko? Narinig niya ang bulong ng asawa mula sa tenga niya. Nandito na kasi sila ngayon sa loob ng kotse at silang dalawang nasa backseat. Imbis na sumagot, ay hinalikan niya ang asawa. Tumugon naman ito sa mga halik niya. Nagtagal iyon ng halos ilang minuto, ngunit ayaw niyang tumigil. Pakiramdam niya ay sinisilaban siya. Kaya kahit na may posibilidad na marinig sila ng driver, ay tinuloy pa rin niya ang balak sa asawa. Pilya. Iyon ang unang lumabas sa bibig ng lalaki. Siya naman ay kagat-gat ang labi na lumayo ng kaunti. Gusto mo rin naman. Dinay-dinay ka pa dyan. Pagka-uwing pagka-uwi nila, ay pumasok agad si Celine sa banyo. Inilabas niya ang isang maliit na paper bag sa kanyang kamay at nilapit sa kanyang muka ang pinabili kanina sa driver, ang pregnancy test. Hindi naman siya inosente para hindi magat sa mga nangyayari. Ganitong-ganito rin noon ang nanay niya habang pinagbubuntis si Geraldine. Kaya alam niya kung anong dahilan kung bakit ito nangyayari sa kanya. Sinunod niya ang lahat ng kailangang sundin na proseso at naghintay ng ilang minuto. Nagdadasal na sana kung ano man ang lumabas na resulta, gabayan siya ng Diyos. Tiningnan niya ang resulta at napatulala sa kawalan. Hindi sinasadya na nahulog niya ang mga bote ng shampoo sa gilid, kaya pumasok na ang asawa niyang kanina pa nag-aalala. Cyrus. Bulong niya at inilapit sa lalaki ang piti. Hindi lang siya ngayon ang napatulala kung hindi ito rin. Nagulat na lang siya, nang bigla ay may pumasok sa bahay nila na kumakanta ng happy birthday. At saka lang niya naalala na birthday pala ng lalaki. Oo, si Cyrus ang sinasabi ni Mama Ana na kasabayan niya ng birthday, ang panganay nito. At isang taon na rin ang nakakaraan nang magkakilala sila. Nagkalaglagan ng mga hawak na sombrero at kandila at muntik na ang cake ngunit naagapan na makita ang sitwasyon nila malapit sa pinto ng CR. Kapwa ng lalaki ang mga mata nito na parabang nakakita ng multo. Mahina ngunit maingat na kinuha ng kapatid niyang si Geraldine at ipinakita kay Glenda ang piti. Hanggang sa pinagpasapasahan na iyon ng bawat membro ng pamilya nila. Ngunit, hindi pa nagtatagal ay bigla na lang humagulhol ang dati niyang suki. Nangangarap lang naman akong magkaapo noong kausap kita noong nakaraang taon. Hindi ko naman inaasahan na ikaw pala ang tutupad noon. Hindi ako makapaniwala. Lola na ako. Matagal ko nang pinapangarap ito. Anang matandang babae at niyakap siya. Makalipas ang ilang buwan, iniwan ko siya ron para kunwari. Ganap na iiwan ko talaga siya, no? Lintik lang ang walang ganti. Ito namang ganti ko ay matutuwa rin siya eh. Tiningnan ni Celine ang isang buwan niyang pinaghandaan. Ang makasal sa simbahan ng mga magulang nito. Siya lang ang lahat na nagplano nito. Kahit tabuntis siya, ay talagang nilakad niya ang papeles para lang maisakatuparan nito. Bakit ba ako dinala rito? Dito kinasal ang mga magulang ko. Excited siyang humarap sa dulo ng simbahan ng marinig iyon. Nakita niya ron ang asawa na naka-t-shirt lang at simpleng pantalon. Naka-tsinelas pa ito at halatang kagigising lang. Pare, ikakasal ka na. Gising, hangover lang yan.
Halos pagtulungan ng magkakapatid ang lalaking halos lalamya-lamya papunta sa kanya. Kumunot naman ang noon ng asawa niya kahit nakapikit ito. Kasal na ako. Kasal ako sa asawa ko. Huwag niyo ako ikakasal sa iba. Kay Celine lang ako. May baby na kami. Malakas siyang napatawa at hinawakan ng medyo may kalakihan ng tiyan. Medyo naramdaman niya rin ang sipa roon ng bata. Narinig mo yun, anak? Proud na proud ang daddy sa atin. Hinarap niya ang pare at nilitian nito. Father, pwede ba halikan ko na ang asawa ko para magising naman siya sa katotohanang pakakasalan ko ulit siya? Kung iyan ang gusto niyo, ma'am. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nilapitan ng asawa at binigyan nito na isang mahabang halik. Gulat na napadilat ang asawa niya dahil sa kanyang ginawa. Nginisihan niya ito at binulungan. Ikakasal na tayo, Cyrus. Gising. This time, totoo na. Aayaw ka pa ba? Nakatulala namang nakatingin sa kanya si Cyrus. At ilang sandali ay ngumiti. Siyempre, gusto ko. Basta sayong sayo ako. Anito, at muli siyang hinalikan sa labi. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Pinamagatang The Billionaire and the Pretty Milk Tea Vendor, written by Sandara A. Maraming salamat, mga kaibigan. Samahan niyo kami sa susunod na istorya. Hanggang sa